Magandang umaga sa lahat! Ako si Teacher Carla. At ang ginamit ko pong app para sa video editing na ito ay walang iba kundi ang CapCut! Napakadali lang pong gamitin ang CapCut. Kaya siguradong kayang-kaya niyo ito. Manood, makinig, at matuto. Maraming salamat! Teachers, andito na po tayo sa aking screen para mapakita ko po sa inyo ang step-by-step na paggamit ng CapCut. Ito na po yung screen ng aking cellphone since yung CapCut po ay app sa cellphone. So, let's start. First thing to do is punta tayo sa ating Play Store. Dito po sa Play Store, search po natin yung CapCut. Ganito po yung itsula ng CapCut. Yung logo niya, ganyan po. Click natin ang install. So, paalala lang po, mas maganda pong may internet connection po pa habang ginagamit natin ng CapCut para mas mabilisan po yung ating pagtatrabaho. After download po, i-open lang po natin ang CapCut. Okay, so ganito po yung lalabas sa ating screen. Ang una po nating i-click ay itong new project na may plus sign. Pagka-click po natin ang new project, dadalhin niya tayo sa ating files. Yung videos, tapos itong photo. So, unahin muna natin add yung ating background picture, yung classroom na clip art. Click natin yon, tapos i-add natin. Okay. So, yan. Na-add na po siya sa ating CapCut. So, kung mapapansin natin, pag i-move natin, meron siyang watermark sa may dulo. So, pwede natin yan siyang i-click tapos i-delete. So, maganda yung CapCut kasi pwede ma-delete ang watermark. So, ayan na yung ating background picture. Ngayon naman, is i-add natin yung ating video. So, ngayon, i-back natin. I-click, hanapin natin yung overlay kasi parang i-overlay siya sa background picture. So, pag-click natin ng overlay, add overlay tayo. Tapos, click natin itong videos. Tapos, i-select natin yung ating video po. Add. Yan. So, mapapansin natin, medyo maliit yung ating video. So, pwede natin yan siyang i-drag using our fingers dito sa screen sa ating phone. Yan. So, pwede natin siyang ma-resize. So, palakihin natin. Pwede natin siyang palakihin. I-trim pala natin yung start na hindi pa nagsisimula sa video by clicking yung dulo tapos i-move lang. Tapos pwede siyang i-long press then move. So, yan. Then i-resize natin siya, i-drag natin using our fingers para lumaki siya na nakapeso siya sa gitna na half body. Then after that, hanapin natin dito sa baba ang remove background. So, yan. So, kung mapapansin nyo, hindi agad siya mag-remove background 100%. Naglo-loading po siya. So, ayan. Pag move natin, napansin natin na dito sa may wala na yung background picture. So, pwede i-click natin itong background picture tapos ipahaba natin, iparehas natin dun sa ating video po. So, dito sa may dulo. So, hanapin natin yung dulo. Yan. Next. Magandang umaga sa lahat. Ako si Teacher. Yan. Kung makikita nyo, sabi ko ako si Teacher Carla. Ibinuka ko yung aking kamay. So, pwede ko dyan i-add yung aking name po sa Teacher Carla. So, pag ganyan. So, anong gagawin ko dito sa back? Hanapin natin yung text. Click natin itong text. Then, click add text. Tapos, type natin yung i-add natin na text. Teacher Carla. Yan. Huwag muna natin i-check. Dito muna tayo sa style. So, pwede tayo mag-select ng style na gusto natin. So, pwede din ma-change yung stroke, yung color ng text, color ng stroke. Yung canvas, meron ba siyang background? Pwede din wala. Shadow niya, spacing, yan. Kung gusto nyo bold, gawin italic. So, maraming pagpipilian. Tapos, meron dito sa effects. Pwede ding dito ka magpili ng mga kakaibang effects, font style sa inyong names. Tapos, dito sa bubble, pwede natin siyang dagdagan ng yan, something effects. So, something like that. So, i-resize natin na sakto lang siya dito sa
aking kamay. Tapos punta tayo sa animation. Lagyan din natin ang animation. So, maraming animation na i-move lang natin. Marami pa tayong pagpipilian. So, ako, ito yung gusto ko. Yung parang type siya. Type. Pwede din type. Pare-pareho lang. Yan. Pwede din ganyan. So, check natin. Play natin dun sa mga sana. Sa lahat, ako si Teacher Carla. Yan. Parang sobra siya, di ba? So, dito lang natin siya. Iatin siyang ilong press, then move. So, tingnan natin. Magandang umaga sa lahat. Ako si Teacher Carla. Yan. At ang ginamit ko pong app para sa video editing na ito ay walang iba kundi ang... Yan. Diba? Ginanyan ko yung kamay ko. So, pwede natin i-insert yung logo ng CapCut. So, dito tayo sa stickers. Pag open natin sa stickers, merong mga iba't-ibang smiley, diba? Stickers, effects. Dito tayo sa pinakauna, yung parang may plus image. Kasi pwede yan, mag-add tayo ng picture. So, yan. In-add ko yung picture ng CapCut. So, yan siya. CapCut! Yan. Pwede natin liitan, palakihin. So, atin siyang ipwesto. CapCut! So, parang kulang, di ba? So, i-long press natin siya, move forward, and move backwards. Ditin natin. Diba? Kundi ang... Yan. So, pwede din na i-click natin to. Meron siyang animation. Pwedeng ganyan. Bouncing spring or bounce in. Ayan. Sige nga, atin nga i-try. Diba? Kundi ang... CapCut! Oops, sumobra. So, itong CapCut, i-click natin tong sa may dulo, tapos i-move natin yan siya. So, tingnan natin kung sakto na. Kundi ang CapCut. Napaka- Sobra pa rin. CapCut. Yan, pang pwede na. Kundi ang CapCut. Napakadali lang pong gamitin ng CapCut. Kaya siguradong, kayang-kaya nyo. So, play natin from the beginning po. Magandang umaga sa lahat. Ako si Teacher Carla. At ang ginamit ko pong app para sa video editing na ito ay walang iba kundi ang CapCut. Napakadali lang pong gamitin ang CapCut. Kaya siguradong kayang-kaya nyo ito. Manood, makinig, at matuto. Maraming salamat! Okay, so, yan. Pwede din, explore natin yung CapCut. Meron siya dito, edit. So, pwede i-edit, ma-resize yung aking mga video. Back, meron siyang audio. Mamaya, i-add natin audio text, stickers, overlay, effects, video effects. Okay. Filters, meron ding filters. Tapos, meron din tayong i-adjust yung brightness, yung exposures ng ating video or picture. So, now, pakita ko sa inyo na pwede rin tayo mag-add ng mga stickers. Okay. So, pero, na video lesson po, ang advice po is make it as simple as possible. But, para lang po mapakita ko na sa CapCut, pwede natin itong gawin. Kaya, lalagyan natin siya ng mga stickers. So, dito sa manood, lagyan natin siya ng stickers, manood. So, dito sa baba, mayroong stickers. So, pwede tayo mag-add ng mga maraming stickers. So, maraming options po dito. So, maraming magaganda. Kung gusto mong mag-vlog, meron din nga dito mga subscribe, follow, like. So, kaya, convenient pa po. So, yan. Pwede natin itong gamitin dun sa part na manood, makinig, at matuto. Yan, para may mata kasi manood. Lalabas yan siya. Meron pa dito sa mga dulo, yung mga parang school supplies. Yan, yung mga notebook. Notes. Pwede natin yan siyang i-add dito. Notes. I-check natin. Lagyan natin siya ng mga animation. I-click natin. Tapos dito sa mga may animation. Sapo dito. Spring. Tapos check. Tapos itong okay, pwede natin dagdagan pa ng animation. Spin. Yan. Itong notebook. Spin. So, ganyan. So, play natin. Kayang-kaya nyo ito. Manood, makinig,
at matuto. Pwede pa din natin dadagan ng effects. So, dito sa effects, pwede tayo magdagdag ng effects dito. So, merong body effects, merong video effects. So, marami dito, may trending, basic, marami dito pag-explore lang natin. So, dito tayo maghanap sa trending. Yan, ito, collision. Yan, para maganda siya. Pag na-select na, i-check lang. So, let's see. Ayan, kaya nyo ito. Manood, makinig, at matuto. Maraming salamat. Pagtapos sa lahat, pwede tayo mag-add pa ng audio. So, add audio. So, merong mga sounds, meron din tayo mga effects. Ito, maganda to sa ating, yan, di ba? Pag mag-video lesson tayo, tapos merong mga ganyan, may mga cheering. Magkabi naman yung mga applause. Yan, di ba? So, marami dito sa sound effects. So, pwede yan siya lagyan. Explore nyo lang. So, pwede din yung video, lagyan natin ng sounds as background song. So, maghanap tayo. Ayan. So, maraming magaganda. Pag gusto natin to, i-add lang natin. Yan. Tapos, huwag kalimutan, i-click natin. Hinaan natin yung background song. Kasi, pag masyadong malakas, hindi na marinig yung ating boses. So, dapat... nandito lang siguro sa medyo mahina lang talaga. So, play natin. Magandang umaga sa lahat. Ako si Teacher Carla. At ang ginamit ko pong app para sa video editing na ito ay walang iba kundi ang CapCut. Napakadali lang pong gamitin ang CapCut. Kaya siguradong kaya-kaya niyo ito. Manood, makinig, at matuto. Maraming salamat. Yan. So, napakadali lang gamitin. Pero, nakita natin yung sounds sumobra. So, isabay natin siya sa video. So, yan siya. Dito rin po pala sa CapCut, meron din tayo voice over dito. So, ito yung voice over. Pwede natin itong gamitin pag meron tayong PowerPoint ng ating lesson. Tapos, gusto natin na meron siyang voice over. So, i-click dito lang tayo sa audio. Tapos, click lang yung voice over, tapos hold to record. Pag i-click natin yan, i-record na po niya yung ating sasabihin. Ganun lang po kadali yung CapCut. Ang sekreto lang po is i-explore natin siya. Pagtapos na lahat ng editing, pwede na natin i-extract as video. Dito tayo sa 720p. Gawin natin mas higher resolution para mas maganda naman yung ating resolution ng ating video. So, itong 1080p. Pagkatapos niyan, ito, i-click natin itong arrow up para mag-export siya. Pag nag-i-export po sa CapCut, huwag po natin i-close. So, hantayan talaga natin na mag 100% siya para hindi po mag-error yung ating ginawang project. So, hantayin natin siyang ma-export up to 100%. So, ayan, 100% na po. Tapos na ang pag-i-extract. So, automatically po, na-save na yan sa ating phone gallery. Ready to share din siya sa TikTok, Facebook, at iba pang social sites. So, yun lang. Maraming salamat!